Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila. Mga ka-Rainbow, tumutok kayo sa letter sender natin ngayon dahil sigurado kami na marami kayong matututunan mula sa aming guest coach ngayong gabi. Hindi lang sa pagmamalaki ha, mga ka-Rainbow. Since our first episode, magagaling talaga ang aming mga coaches. Alam niyo ba, mga ka-Rainbow, kung astig si Nil, ay astig din ang ating guest coach ngayong gabi. Pero, kakaiba ang pagka-astig niya. She is a former president and faculty of the Carl Jung Circle Center. This is a group of professionals from several specialties who focus on Jungian psychology. Bigatin, ha? She is also a family and relationship counselor at the RMT Center for Family Ministries sa CEFAM in Ateneo since year 2000. Here, her areas of focus include relationships as well as helping individuals understand themselves. She is a speaker and facilitator for corporations, private and government institutions, and various communities and organizations. She has a degree in BSc Management at Assumption College, a diploma in Family and Pastoral Counseling at Ateneo de Manila University, and has finished a course on Applied Jungian and Archetypal Studies. Joji designs and gives talks and workshops on self-discovery and relationships, whether it be for couples, family, and organization. She journeys with people during their dark nights and appreciates with them the beautiful sunrise that follows. To quote Carl Jung, your vision will become clear only when you look into your heart. Look outside dreams, looks inside, awaken. Oh, teka muna, Jonah, huminga ka muna. Hinga. Naano mo na ba? Ako para Hindi ko pinay. Kaya astig ang ating counselor guest ngayong gabi. So, very astig. Please welcome Joji Racelis. Yay! Asa na si Tita? Hello, Joji! Good evening po, Tita! Hi, Jane! Hi, Botan! Hi, Jonah! Yeah. Hello po! Thank you for inviting me. My name is Lovely. Bata po ako. I know myself na I'm straight until I met someone na it's also a girl. Naging super close kami. Nung time na nakilala ko siya, I have a boyfriend for 7 years. Lagi po kaming magkakausap nung girl, as in araw-araw. Until dumating na, sa point na hindi na friends ang love na nararamdaman ko for her. I am surprised nung nalaman ko na mahal din pala niya ako. Pero, as in, as a friend kasi, ever since I met her, she is really a lipstick lesbian. To make it shorter, I chose her over my boyfriend for 7 years. Since then, masaya naman kami and actually, we are engaged since 2017, our 5th anniversary. Pero sa kabila po ng happiness at tibay ng relasyon namin, meron po kaming malaking problema. Pareho po kaming hindi out sa family namin. Yung engagement po namin, ang nakakaalam lang ay super close friends lang namin. Ang alam po sa family ko, best friends lang po kami. Pero sa family niya, may hint na sila na may relasyon kami. Kaya po medyo pinagbabawalan siya na makipagkita sa akin at pinagbabawalan ako pumunta sa kanila. Sa totoo lang po, gusto ko nang umamin sa aking pamilya. Gusto ko nang ipagsigawan na siya ang pinili ko at siya ang mahal ko. Pero hindi pa daw niya kaya. Hindi pa siya ready, ang sabi niya sa akin. Pagkakaalam ko na may kinalaman yun sa status namin. Andun po kasi yung feeling na parang wala kaming rights na mag-out if di pa kami parehong successful. Kasi siya hanggang ngayon student pa rin.
Handa naman po ako maghintay, pero kahit ako, di ko alam paano ko sasabihin sa family ko na babae din ang gusto ko. Ang hirap po kasi, sagrado o sarado, Katoliko po kami. And born again Christian naman yung partner ko. So, papaano po ba? Need some advice lang po sana from you guys. God bless po sa show nyo. Madami po akong natututunan mula nung nakapanood po ako nito through my friends. Thank you po at sana mabasa nyo po ito. At ito na po yung summary ng love story namin ng partner ko. Maraming salamat po. Lovely. Ayan. Okay. Ayaw mo sa kanya. Well, hindi madali yung problema niya, no? Kaya, as a counselor, ayokong magbigay ng advice. Kasi, she will be the one who will live with her decision. Hindi naman ako, eh. Kaya, ang pwede ko lang ibigay sa kanya ngayon, yung options na dapat niyang i-consider, no? So, lovely, no? By now, kung nakikinig ka sa previous episodes ng Rainbow, by now, medyo nandun ka na sa pagtanggap sa sarili mo. Yung authenticity mo, andun na, no? Kaya ang tatalakayin na lang natin is, do I come out, no? How do I tell my friends? How do I tell my family, no? Now, like I said, hindi ko kayang sabihin sa iyo kung anong gagawin mo, no? Pero ito yung kailangan mong isipin, no? Hindi na muna natin i-take up yung religion. Ibang usapan 'yon, no? So we're not even going to go into is it right, is it wrong, is it moral, is it a sin? Wala tayo doon, no? Ang titingnan lang natin, no? Hindi tayo maghuhusga, okay? So ang masasabi ko, ang relasyon, pag secret, no, ito yung tinatawag natin na bawal ng pag-ibig, no, hindi ka masyadong nandun sa reality. Kasi secret siya, no, maybe ang nakakaalam lang yung mga kaibigan mo, pero yung mga pamilya at yung mga ibang tao, hindi nila alam. So, para kang nasa bubble, hindi ka exposed sa real world, no. Now, ang tatanungin mo rin ba, pag nawala tong bubble nito, kaya mo ba humarap sa mga tao at sa mga kaibigan mo, no? Kaya, ang importante is, kung ano man yung i-decide mo, can you live with it? No, can you live with it? Huwag ka nang mag-survey kung tama o mali. Tanungin mo yung sarili mo, kaya ko ba to? No, kasi parating may pros at saka may cons yan. Okay, so dalawa ang choices mo ngayon. Yung isa, isisikreto mo ba? Kung isisikreto mo, tanong mo, bakit mo sinisikreto? Illegal ba? Immoral ba? O nakakahiya? No, so yun ang tatanungin mo. Kasi kung nakakahiya, no, address mo yung kahihiyan. And kaya mo bang harapin? No? Kaya mo bang i-ignore yung reason na nakakahiya? Tapos, kung itatago mo man yung secret, kaya ba ng sistema mo? Yung mga tao, pag meron silang sikreto, no? Ang feeling nila after a while, para na silang puputok. Yung mga ibang tao na grabe yung sikreto nila, hindi nila masabi maski kanino, sometimes it results in a depression. Masyado silang nalulungkot kasi sawang-sawa na sila na nagpipretend na hindi naman sila, no? So, yung next, sasabihin mo ba? Will you tell people, no? Because that's your other choice, no? Kailangan alam mo rin yung mga hindi maganda tungkol sa kanya. Alam niya yung hindi maganda tungkol sa iyo. Alam mo yung mga kasungitan ng isa't isa, no? At pwede mo pa rin sabihin na mahal mo pa rin siya. Yung true love, no? Pag makikita mo yung, alam mo kasi, laki tayo sa happily ever after.
hindi 'yun totoo. Hindi 'yun totoo, no? Walang ganun na happily ever after. Yung mga alam kong matagal na silang mag-asawa at masaya sila, no? Sila mismo sasabihin nila sa iyo na nag-aaway sila. Minsan nga gusto nilang maghiwalay, but they choose to be together. There is no perfect relationship. So when you are really in love, sabihin mo sa akin yung imperfections niya. Sabihin mo sa akin yung nakakainis tungkol sa kanya. Sabihin mo sa akin yung mga pinag-aawayan nyo, where you disagree. And in spite of that, sabihin mo sa akin na mahal mo pa rin siya. Then, mas panatag yung loob ko na nagmamahalan kayo. Pero pag sabihin mo sa akin na siya lang talaga, kasi sobra siyang perfect, never kaming nag-aaway, no? Ah, sasabihin ko sa'yo, mag-away muna kayo. Mag-isip ka muna, no? Kasi hindi nyo pa nakikita yung kabuuan ng ugali ng isa't isa. Isipin mo rin, no? Kahit in love kang kayo ngayon, isipin mo, what will life be like 2 years from now? 5 years from now? 10 years from now? I-imagine mo, no? Tapos, pag na-imagine mo na yon, magtatanong ka ba pa rin na, tama ba to? Tama ba to? Kaya ka nga sumusulat kasi maybe you're hoping na meron akong sagot para sa'yo. Sorry ah, wala akong sagot. Pero eto yung masasabi ko, pag mag-decision ka, ang itatanong mo sa sarili mo, etong decision ko ba? Is this a decision that I can live with? Is this a decision that I am willing to die for? And is this a decision that I can face my God with? Matuto ka. Matuto. To express emotions. Matuto ka maging sweet. Hindi mo kukunin yung sa isang tao. So, the true love, no, is not half-heart, half-heart. No, you are a complete person, both of you. And as complete people, you decide to be together. Maraming salamat sa you, lovely, dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na sumulat sa Rainbow Society. I hope na nakatulong sa iyo ang narinig mo kay Georgie. And speaking of transformation, mga ka-Rainbow, mamaya sa aming pagbabalik sa part 2 ng ating Ansabi ni Coach, magbabalik ang ating Super Lola sa kanyang super informative na talakayan. At grabe na naman yung Mother Superior segment ninyo. Oh. Amazing siya talaga, di ba? Sobrang inspiring transformation ni Nil, di ba? Talagang kakaiba. And yung letter sender nyo naman, I hope na sa tulong ni Coach Georgie, mahanap talaga niya yung sarili niya para malabas yes, yung totoong siya. Not just with a limited circle of friends, but with everybody. Tama? Correct. And guess what? Alam nyo, syempre, nai-inspire ako ng mga episodes nyo doon sa aking i-discuss na Gramma segment ko eh. So, ayan nga. You know what? Ito na. Gusto ko nang pakita kung ano yung aking pag-uusapan. Okay? Oo, ano ba yung mga nuggets mo? Ayan. Kasi, di ba? Yung word na transform gave me my inspiration for my Gramma segment today. Kasi, you know what came to mind when I was thinking of the word transform? Aba, di ba may mas simple, ano yan? Merong, may mas simpleng version yan, di ba? It's become. Right? Yes, become. Yes. Nako, ayan yan. Nako, itong word na become, may word dyan sa become, yung root word niya. Ano ba yon? Diba? It's the word come. Come. Okay? At ang gusto kong paliwanag ngayon sa inyong gabi ay yung nakakapagpalito sa tao na sign na merong word na come. Okay? So, gusto ko ngayong ipakita ito. Nakita nyo itong sign na to? It's two versions of the same sign. Okay. First come, first serve, and first come,
for sure. Di ba nakikita ko yan? Yes, nakikita ko sa mall. Yan? Okay. Oh, sa mall. So minsan nakikita natin walang di, kung minsan meron. Alam nyo, I want to explain kung bakit hindi okay yung first come, first served na walang serve. Why? Kasi ang correct nga is yung merong di. But in order for us to understand that, kailangan maintindihan natin, isan nga ba nang galing yung first come, first served na yan? Serve. Diba? Oo, ito kasi. Ang totoong meaning kasi ng sign na yan, and I think we all understand it that way, diba? The original sentence is, kaya siya kailangan may di, ang sinasabi natin, yung come pertains to the action of the customer na dumating. At yung served, at yun yung gagawin para sa kanya. So, sinasabi, kung sino yung unang dumating, yun yung unang sisilbihan. Right? Mm-hmm. Correct. And di ba, alam na natin yung totoong reason, pero alam mo, talagang hati ang mga tao sa paggamit ng walang di at may di na sign. Kasi tingnan nyo to, nakuha ko to sa internet. Nakita niya yung nasa taas, di ba? Parehong walang di. Walang at di. At nasa baba naman, parehong may di. Di. So, ang tanong natin dito is, bakit nga ba, lalo na dito sa Pilipinas, bakit akala nila okay yung walang di? Alam niyo bang may reason behind that? Alam niyo kung bakit? Ano daw? Ang mga Pilipino, alam mo kung ano meron tayo? May tinatawag tayong terno-terno mentality. Mentality. Macho, di ba? Tandaan nyo, ang ibig sabihin, di ba, first to come is the first to be served. First to be served. Kaya dapat, first come, first serve. At terno nga, ang come at serve, kasi past participle siya. Pero hulaan nyo, may isa pa akong gustong i-share sa inyo. Sige ay, nga. Ayan, nakita nyo itong sign na linagay ko sa huli? Mm-mm. Alright. Seating on a first come, first serve basis. Kapo, yung mga poster na nakita natin kanina, kahit correct yung medi, mali pa rin eh. Walang hyphen. Ito, pag linagyan nyo ng basis sa dulo, that's a noun. Oh. First come, first served, now becomes, the whole phrase now becomes an adjective. At pag gano'n, kailangan may hyphen. The only time na hindi dapat may hyphen is pag sinasabi mo lang, first come, first serve. First pero serve. Pag basis na, dapat may hyphen. O di ba kaya mo, dapat, ang dami niyong kailangan tandaan. Tandaan. Oo, ano po. Kaya ito ha, yung mga viewers natin. Tingnan nyo, may mga establishments. Pakitingnan nga ang mga sign niyo. At baka kulang nang di ang mga sign niyo. I-transform na ang mga sign na yan. Diba? Okay. Ako, yung mga di and di at walang di. And no di. Yes. Sana may natutunan kayo sa first come. First serve. Ayan. Ako, thank you. Ang galing-galing pala yung Nathan D na yan, ha? Kaya pala naglagay ka ng D. Oo, kaya may D. Yes! Ayun. So, I hope na once again, natuto na naman kayo. Diba? For sure. For sure. Ako rin eh, biktima din ako sa first come, first serve. First serve. Okay. So, ngayon alam ko na. Thank you for that. Thank you. So, ayan, mga ka-Rainbow, sana namang makabuluhang aral ang dagdag sa ating kaalaman mula sa ating super lola, si Grammar Gramma. Mga aral na magbibigay sa atin ng KKK. Dito nyo lang yan maririnig. Ano yung KKK? Kalayaan sa kakulangan ng kaalaman. Dito lang sa Society on V81 Radio. Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.